kasiyahan, nandun yung kanilang kagalakan na makarinig ng kanyang salita ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa mensahe kaninang umaga, maging dun sa young people. Nandun yung pagpapasalamat sa Panginoon na tinatamaan pa. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa paalala ngayon through mensahe na pinapakinggan, nandun yung tanggapin ang mga pagkakamali, nandun yung dahil kung di mo ito tatanggapin, maaaring magkaroon ka ng una galit sa mga nagmamensahe, doon yung kaisipan mo na mapalayo. Yun. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya na iba ang aking isip, nandun yung positive sa pagtanggap ng mga palala. Amen. Na kapag tinanggap mo ito, nandun yung kasiyahan mo na magpatuloy, mas kasiyahan mo na lalong makinig ng mensahe. And salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Ako din po ay patuloy na nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na kanyang ipinagkakaloob sa ating bawat isa, at maging sa kaligtasan ng bawat sa kaligtasan na hindi nawawala, at salamat sa biyaya, at salamat na nandun na bagamat nandun na masama ang pakaramdam, ay patuloy pa rin nananambahan. At salamat. Amen. Sa Panginoon na nandun pa din yung kanyang paghahamunan ng bawat isa. Salamat sa mga kapatiran, sa lalo't-lalo ng lahat, higit sa lahat sa mga young people na nakakahamon. Kasi Amen. Sila ay sumasama sa Bible study na dati ay ganun yung ginagawa ko dati, na ako ay on fire na sumasama sa Bible study, na ngayon na ako ay college na nawawalan ng nawawalan ng time. So pagkatapos ng finals ngayon ay yun nga, na nawa ako ay makasama muli sa Bible study. Amen. At salamat, at every Friday nagkakaroon ng Bible study sa Lapu-Lapu, at nasyasharean din ng aking loved ones. At salamat sa Panginoon sa mga nag-share, and sa mga kapatiran na nakakahaman sila. At maraming Amen. Salamat sa pastor at maging sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, yung buhay na pinapahiram sa ating Amen. Lahat, at nandoon na nakakahinga pa, maayos pa yung pangangatawan, at maging sa kaligtasan na di nawawala. Yes. At yun, nagpapasalamat din po ako sa mga mensaheng napapakinggan, at maging sa mga ginagamit sa pastor, at maging sa kanyang pamilya, at maging sa mga workers na kung saan ay nandoon yung patuloy na paalala at correction. Amen. Sa bawat isa. At nandoon, salamat din sa mga kapatiran na ginagamit, at nandoon yung mga paalala na kung saan ay nandoon yung pagkakamali, pero nandoon yung biyaya na nakakapakinig sa kanila yung mga paalala na basta. Tapos ay salamat din sa patuloy na pag-iingat. Sa patuloy na pag-iingat sa ating lahat, walang masamang nangyayari. At yun, Amen. Salamat sa mga gawain, at patuloy na nakakapagpatuloy dito sa gawain. Ayun, salamat sa lahat. Amen. Okay, next po. Salamat po sa Diyos sa biyaya niya na patuloy sa pananambahan sa kanyang mga salita na naririnig, at sa mga turo at doktrina, sa mga paalala
na pinapakita po ng Panginoon sa pamamagitan ng ating tagapanguna at ng mga kapatirang banal. Salamat po sa mga hamon at maging Amen. Sa mga nakakahamong mga kapatiran. Salamat din po sa Diyos sa mga gawain na kanyang dito sa bahay-sambahan, sa Bible study ho sa amin. Kahapon, salamat ho sa Diyos at napangaralan ng aking kapatid. Salamat ho sa nagturo at maging ho doon sa dagatan. Salamat ho sa patuloy na Bible study doon. At Amen. Salamat din ho sa kanyang biyaya, sa provision sa araw-araw na pinagkakaloob ng Panginoon. At maging ho sa kalakasan ng lupang katawan, karunungan sa hanap buhay, at maging sa kalusugan ng aking mga anak, yes. ng aking asawa. Salamat ho sa Diyos. At salamat din ho sa kanyang protection sa akin sa pagbiyahe. Salamat ho sa Diyos. Amen. Okay, next po, Pangsiyam. Ako po'y unang-unay po'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat po doon. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa akin, maging sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkat answered prayer po na ang mga loved ones ko po'y nababible study sa mahabang parang. Sana po'y Amen. Makapunta din po tayo sa ibaan. Yun po, salamat po sa Panginoon doon. Salamat din po sa Panginoon sapagkat hindi po nagkakasakit ang aking mga mahal sa buhay. Salamat din po doon. Salamat din po sa Panginoon sapagkat nakakapagpatuloy po ako sa Kanya. Amen. Na, at salamat din po sa Panginoon sapagkat nakakasama din po sa mga Bible study na hindi po hadlang yung aking mga module na kahit right. po minsan hindi po kumpleto. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ayos po ang grades. Salamat din po doon sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sapagkat yung pong mga GC po namin na tungkol po sa NDEP ay naanuhan ko rin po. Na sasabihan ko rin pong sumali din po sa Bible study namin, yung pong mga officers. Salamat po sa Panginoon sapagkat nandun din po yung kanila na pag daw po hindi na daw po busy. Yun po. Salamat din po sa Panginoon doon na nakakalungkot sapagkat yung pong mga kaklase ko, nagbago pong isip na tinatama daw po sila ganun. Tapos isabi ko, online na lang naman po yun. Pero may mga gagawin daw po sila yun. Pero sana po yung maka-attend din po sila. Yun. Salamat din po sa Panginoon doon. Salamat din po sa Panginoon sapagkat kanina po, may gusto pong sumama kasi nalate po ang gising. Sa Sunday na daw po siya babawi. Sana nga po yung matuloy. Yun po, salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat po ng blessing na dumadating sa akin. Amen. Okay, ako rin po ay napapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat po at iningatan pa ng Panginoon kami mag-asawa. Amen. Salamat din sa pagpapatuloy, sa mga provision ng Panginoon, sa mga pangailangan. At Amen. Salamat din po na ako po ay natuto at ang marami sa aking apo ay dito lumaki sa ating bahay-sambahan. At higit sa lahat po ay salamat din na nadagdagan uli na isang taon yung aking apo, si Princess. Amen. Princess po. At salamat din na siya ay okay na, na balik na uli sa dati. Kailan po ang birthday ni Iska? Ngayon po. Aba, happy birthday, Iska! Salamat din sa biyaya niya sa kanyang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Salamat din na ang pa-birthday sa kanya inuwian siya ng kanyang tatay. Salamat. Doon nakita ko yung katuwaan sa kanya. At salamat din na siya ay balik sa dati na. Salamat. Amen. Isang biyaya ay ng Panginoon. Amen. Si Tiara po, bukas.
Okay, sige po. At tawagin na po natin ang ating tatlong sunod-sunod na special number. Una ay children, susundan po ng trio, and then solo po ni Inay Delia. Pangatlo. Okay? Sige po. Parito na kayo. Thank you.
talaga naintindihan ko medyo pagturo-turo mo yun. Parang lang naman ito, chorus. Kasi repeat chorus. Sinabi mo na sana repeat chorus tapos sige tatuloy. Sige, Rachel. Sige na, huwag na. Hello? Hello? Amen. Digyan ng mic si Kathleen. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, na makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw na makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran, kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi
Ang aking awitin po ay pag-ibig ang tanging dahilan. Nagtitiis ang buhay ko. Bakit handa ko sa panan mo? Ang buong buhay ko ilaan sa'yo. Bakit ko iiwan ang lahat? Kapurihan man o kayamanan, hindi ko sila kinakailangan. Nagmapaglingkuran lamang kita. Hindi ang kayamanan maasahan ko. Bakit ako'y sa'yo at di ganting pala kapalit o Diyos? Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at nababaliw na raw ako. Ngunit kahit ano pang naririnig ko ay di ko magawang iwanan ka. Hindi ang kayamanan maasahan ko. Ako'y iyo at di ang ganting pala kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi Amen. Kakabless, ano? Pag-ibig ang tanging dahilan. Okay, so lima na lamang po ang ating slot para po sa pagpapasalamat. Kaya una-unahan na po mga patid. Okay, sino po ang nais mauna magpasalamat sa Panginoon? Yan, ako po ay muling nagbabalik ng papurit pa sa salamat sa Panginoon. Unang-una ay sa buhay na patuloy niya ibinibigay sa mga chances, sa regalo ng kaligtasan na hindi nawawala. Maging salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagpaprovide ng aming pangangailangan. Salamat din sa Panginoon sa panalangin ng kapatiran sa aking tatay, sa sugat niya sa kamay. Medyo okay na, gumagaling na. And Amen. Sa lola,
ay salamat din sa Panginoon dahil nung talagang nakaraang linggo ay siya ay pabalik-balik yung kanyang lagnat at medyo nag-LBM, so nangangamba kami baka yon. Pero salamat sa Panginoon dahil nitong Friday nung siya ay na-confine, ang balita sa amin kagabi ay medyo okay na naman daw ang lola. Nakulangan lang daw po ng oxygen, kaya nagkakaganon ang pakiramdam. And yung patuloy pong pasama sa panalangin ang result ng swab test ng lola. Maging salamat din sa Panginoon sa kanyang mensahe na patuloy na nagpapaalala, patuloy na natatamaan pa sa mga mensahe panimula sa kaninang umaga hanggang sa YP. At maging mamaya, maging salamat din sa Panginoon sa outreach sa Garcia na talagang nagbubukas ng kaisipan sa akin ang panibagong ministeryo. Na kaya ko naman pala yung ministeryo, pero bakit hindi ko ginagawa sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa pagpapakita ng ministeryong iyon sa akin. Maging salamat din dahil talagang nadoon ang katuwaan na ang mga bata doon ay pagdadating pa lang kami ay nasa isang Bible study pa lang kami, nagiintay na sila dahil alam nilang magtuturo kami sa kanila. So yun, salamat sa Panginoon. Bagaman kami ay dadalawa lang ng kuya nung kabila, ay yun, marami pa rin kaming nabahaginan ng salita ng Panginoon. And yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa pagkatapos ng SEM na maayos na grades. DL pa din. Salamat sa Panginoon. Maging salamat din sa Panginoon sa madami pa niyang biyaya. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Ako din po. Ayan. Ay nagbabalik na mapupurit pa salamat sa Panginoon. Una sa kaligtasan. Hello. Kaligtasan hindi nawawala. Salamat Amen. Maging sa... Ayun, sa... sa pag-iingat niya sa atin sa bawat isa, salamat sa sa mensahe, sa mensahero. Salamat na tunay na nakakatuwa, natatamaan, naitatama at talagang nandito ulit ako sa loob, wala ako sa labas. Salamat. Dahil yung minsan napapasok ko sa loob ay talagang durog. Salamat at talagang naging positive sa bagay na iyon at Amen. Nailalapit at pinagtatapatan sa biyaya ng Panginoon. At maging sa salamat, maging sa aking mga kapatid dahil sila ay ang nagiging katuwaan ay ang makasama sa gawain at Amen. Nagiging kabahagi sa gawain. Salamat. At ang mama ay sobrang kumbaga answered prayer na nandoon na nahihipo ng salita ng Diyos. Salamat Amen. At minsan nakakausap ko ay natamaan daw siya sa mensahe. Siya daw ay naitatama. Amen. Salamat daw sa buhay ni Hope. Noong Wednesday kasi hindi daw po siya nakapanood talaga ng live dahil conflict ulit sa kanyang trabaho. Noong ni-replay niya, ay salamat dahil andun yung hindi na puro kung ano-ano pinag-uusapan namin, kundi yun na yung salita ng Diyos. Salamat Amen. At na-enlighten sa bagay na yun ang mama. At maging ang kapatid ko pong si Boro, salamat dahil willing na magpa-Bible study sa Monday. Salamat sa isa din talaga sa mga laging iniiyak sa Panginoon. At nawa ay makita din ng mga tita na ang aking kapatid na si Boro ay nagkaroon ng willing na sa pag-open ng Bible study ay nawa ay sila din ay makasama at makaupo. Amen. Salamat maging sa contentment na meron ako, na meron na pinagkakalab ng Panginoon. Salamat Amen. Dahil sa konting halaga na meron na sinasahod ko ay naibabahagi ko pa sa family ko. Nagiging katulong ako ni Mama sa mga financial kahit maliit, pero salamat. Dahil hindi na yung LJ na maluho sa damit. Hindi na. Ibihira na. At salamat. Dahil hindi na damit ko ang binibili ko, hindi damit ng kapatid ko. Hindi, ito na yun. Pero may palda din. Hindi, yun. Salamat po sa Panginoon. Salamat dahil lang
nagiging katuwaan, kapayapaan ay ang salita niya. Salamat sa mga nakakasama, sa yung pillars, sa mga babae na pillars. Salamat dahil talagang nakikita. Nakikita ang pagpupilit na isaayos ang sarili, na ipag, na magawa ang dapat. At salamat Amen. Sa ministry na meron pa. Salamat at may naibabahagi pang lesson. At meron nagpasa ng lesson. Ayun, salamat po. Hindi, kumbaga isobra po talagang... Pero po, salamat ko din dahil ako'y nakapagpasalamat. Hindi ako nahiya. Though, nakapagpasalamat naman na sa infirmate. Salamat dahil nakapanalangin pa din, nakapagbulay pa din ang salita niya. At salamat sa mga... Ayun, sa Bible study ng pillars, kina Patrick, kina Ate Roma, at maging kina Nay Meli, na, ayun, sana ay madagdagan pa, at patuloy na ang pillars ay mag-ignite sa salita ng Panginoon, at patuloy na maging pillars nga ng church. Ayun, salamat po sa Panginoon, maging sa napakaraming bagay. Salamat sa kaligtasan, hindi nawawala. Amen. Okay, next po. Ako din nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Una, salamat sa katagumpayan ng maghapong pananambahan. Salamat sa bagay na yon. At nagpapasalamat din ako sa patuloy na mensahe ng ating pastor. Nandun yung patuloy na biyaya, na nandun yung correction, dito, paalala, maging gabay sa araw-araw yung patuloy na mensaheng naririnig. Salamat sa pastor. At ganun din, nagpapasalamat ako sa isang taong nadagdag muli sa buhay ni July nung Friday, nag-birthday siya. Happy birthday po, Tatay July! Ayan, at salamat din dahil patuloy siyang iniingatan, tigit sa pagmamaneho niya sa pagpunta dito sa bahay-sambahan at maging sa pag-uwi, salamat sa biyayang yon. At ganoon din, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na Bible study na ginagawa sa mga loved ones. Salamat din kay Brother Tupper dahil nandun yung kanyang willingness na patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. At andun din yung kasiyahan na ang mga binabahagi na niya ay nagkakaroon ng improvement, yung bagang utay-utay na kaunawaan yung nabubuksan ng kanilang isip sa salita ng Panginoon yon. At ganun din, salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa mga loved ones at maging sa pag-iingat sa trabaho. Maging salamat sa patuloy na biyaya na ipinagkakaloob niya, biyaya ng kalakasan na lupang katawan. Amen. At yun, salamat sa Panginoon sa maraming bagay. Amen. Okay. Next po. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa una tuli po sa aligtasang di nawawala. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng maraming pribilehiyo upang sa kanya maglingkod. At salamat dahil nakasama sa paghayo upang ibahagi ang kaligtasan na aking unang natamo. At salamat dahil na ibabahagi yung salita ng Panginoon, lalo na yung kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na nakahamon. Amen. Salamat dahil sila'y nagsisilbing, sila'y nagbibigay ng mga construction, mga sa pagtama, pagbibigay ng mga ng nagsasuggest na kung paano ang tamang pagbabahagi na hindi... Amen. Upang ang mga binabahagi na nai, yun, upang ang binabahagi na nai, yun, maging seryoso. At upang hindi rin sila ma-offend, salamat sa Panginoon sa biyayang iyon. At salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aking pamilya. Pagaman, hindi ko sila nakasama yun, ay sana sa susunod. At salamat sa pastor at sa anyang pamilya na nagiging patuloy na blessing po sa atin. At salamat po sa Panginoon sa salita niya na nagsisilbing comfort, kalakasan, yes, bibigay ng na nagtatama sa mga hindi tamang gawi bilang
Kristiyano bilang ligtas na. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Thank you po. Amen. Okay, so may isa pong dumating dito na pagpapasalamat. Okay, basahin muna natin, baka matabunan po. Si Sister Jenny Batronel Virelio. Salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa panalangin ng mga kapwa mothers, sa pagpipray din sa aking baby. Pawala-wala ang lagnat ng aking baby. Salamat sa Panginoon, iba-iba na po. Yan. Salamat po sa lahat ng blessing. Salamat sa pag-iingat sa family ko. Salamat sa pastor sa kanyang mensahe. Bagaman di po ako member, hinahayaan niyo po akong mas makilala ko po ang Diyos at ang kaniyang salita. Salamat po at nakasama ako sa Bible study last week. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na tiling matatag at malakas. Salamat sa Panginoon sa paggabay ng lahat ng sa paggabay sa lahat ng kapatiran. Salamat po sa Panginoon. Ayan po ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Okay. Dalawa po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon. Unang-una po sa lahat sa kaligtasan pong hindi nawawala at amen. At yun po sa mga mensahe po na napapakinggan at sa pag-iingat po sa amin pag naiiwan po sa bahay at kinamama po sa pagtatrabaho. At ako din po ay nagpapasalamat dahil po yung naka-attend po dito ang aking po mga tita at mga pinsan nga po. Amen. At ako po ay nagpapasalamat dahil po ako po ay may ministry at amen. Ako po ay nagpapasalamat dahil may nakakain pa at ako po ay nagpapasalamat dahil po nakapupunta po dito at ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat. Yan, amen. Okay, last one. Happy birthday po, Tatay July. It is happy birthday to you. It is a good thing to give thanks unto the Lord and sing praises unto thy name, O Most High. To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Tunay nga po maraming bagay at dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Unang-unang po ay ang kaligtasan. Yes. At salamat sa Diyos sa patuloy na buhay na pinapahiram at sa araw-araw na pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa Diyos maging sa mga mahal sa buhay na iniingatan at patuloy na binibigyan ng chance. Salamat sa Diyos. Amen. Sa patuloy na mensahe na naririnig na puro hamon at salamat sa ating pastor na sa mensahe niya sa hamon nga po na amen. Bagamat naroon yung desire pero sabi nga nung mensahe kanina ay meron pong katigasan o kaya ay talo ng laman. At salamat sa mensahe at naghahanap ako ng mga schedule ng Father at sasama. Salamat sa patuloy na hamon ng mensahe. At salamat po sa salamat sa Panginoon sa lahat. Amen. Okay, so may dalawa po ditong nagpasalamat, si Brother Randolph Tablan. Salamat po sa Diyos sa patuloy na habag at biyaya sa aming buhay, sa pag-iingat, sa proteksyon, sa mensahe na naririnig sa ating pastor. Salamat po. At yan, si Sister Agnes, ano po? Ay nagpasalamat din. Salamat po sa Panginoon at sa mga prayers po ng mga kapatiran dito at diyan at ng pastor
Yan. Ang sister-in-law ko po ay nakalabas na sa ospital at yung pamangkin ko po naman ay malaki na po ang improvement. Noong nakaraan CT scan niya ay 20% na lang po ang clot sa ulo niya. Nasa ICU pa rin siya. Patuloy po akong nanalangin at humihiling sa paggaling na niya ng lubusan ang pamangkin ko. At salamat sa Panginoon sa patuloy niyong proteksyon na ipinagkakaloob sa atin sa kalakasan ng loob, sa nangyayari sa paligid at sa patuloy ng pagsusupply ng mga pangangailangan. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Okay? So sige po, at tayo dadako naman sa ating pong pakikinig ng tatlo pang special number. Hahabol. Sige po. Ako'y nagpupuri sa Panginoon at sa aking kalakasan ng katawan. At ako'y nagpapasalamat ng ating pastor sa kanyang mensahe kanina. At saka yung sanlinggo, talagang bawat isa ako lang natatamaan pala. Kaya maraming salamat. At na ako'y natutuwa yung Bernice. At ako'y kahit senior, nakikisama ako sa Bible study sa mga young people. Talaga ako'y tuwan-tuwa nga kahit padandaan kami sa gubat, si Kathleen nadulas na nga, kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos at may Bible study na sa Friday ulit, Kathleen. Kaya ako'y leader, kaya maraming salamat. Amen, okay. So, sige po, tawagin na po natin sunod-sunod, Junior Young People Trio, Fathers and Sister Chriselle. Sunod-sunod na po ito. He would be the chosen one. Or did his people know that a cloud of smoke would someday lead them home? His God will speak through a bush of fields are this, leaving us to wander by, wonder why. Sometimes we wait simply to fight. Sometimes his answers come with time, not right away, clearly to see. There is a place where we rest.
Okay, so save na lang po natin for Wednesday ang atin pong natitirang dalawang special numbers sapagkat wala na po tayong oras. So tayo po'y dumako sa isa ding napakahalagang bahagi ng ating programa, ang paghahandog po sa Panginoon. Atin pong ilapit sa Panginoon, handog na nalikom. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa patuloy niyong pribileyo sa amin na kami ay maging kabahagi ng inyong gawain sa larangan po ng pananalapi. O Panginoon, gamitin niyo po ang mga handog na ito, tanggapin niyo po na ito po ay maging mabangong samyo, Panginoon, para sa inyo, gamitin sa pangangailangan po ng inyong gawain at ng inyo po mga manggagawa. At maging Panginoon, dalangin po namin na inyo ring patuloy na bless ang aming mga buhay na gusto pa naming mahigitan ang mga bagay na amin pong naibigay na sapagkat kayo po ay alam naming nagpapasagana, Panginoon, ng mga biyaya. Kaya pagpapalain niyo po ang bawat naghandog at ang mga handog. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Tayo po ay dumako sa ating pong pakikinig sa ating pong online choir. We'll be right back.
Amen. Who shall tell them about Jesus? Actually, noong wala pang pandemic, ang ating requirement sa mga members ng choir, sila ay active sa tinatawag na soul winning, ano? At ngayon ay medyo luwag-luwag na uli. At almost yung mga naririyan sa choir ay mga sumasama sa gawain. Ano? So yung mga hindi nakakasama ay kayo ay gumawa ng paraan na makasama. Ano ho? So, pero yung isa nating requirements, ano? Isa sa mga requirements natin na mga member ng choir, kung baga sa mga young people, kung hindi kayo marunong maghugas ng plato, hindi kayo marunong maglinis ng bahay, hindi rin kayo pwedeng sumali sa choir. Kasali, marunong ba sa bahay ang mga member ng choir ng mga young people, mga anak? Mga magulang, marunong? Diba, yun ay sabi ka noon, anong karapatan mong umawit dito kung ikaw naman sa bahay pangkal, pagkatapos awit-awit ka ng magandang awit, tapos yung iyong ina o ama dito sa upuan ay nakasimangot. Kasi hindi ka mapakinabangan sa bahay, eh di ka, hindi nakaka-bless yun, di ba? So ginagawa natin na may kaayusan ng lahat ng bagay. Ano? Hindi tayo for entertainment, hindi tayo for show. Amen? Kundi yan po ay for the glory of the Lord, di ba? By the way, salamat sa Diyos, kasama natin yung patuloy maghapon ang ating pong tatlong bisita. Mula kanina umaga hanggang ngayon, una si Sister Madel dito sa gitna. Salamat sa Diyos, ano? At yung kanyang anak kanina na lalaki si Carl ay nakasama first time, kapatid. First time nga ba? Yun, ano? Amen. Salamat sa Panginoon. At natutuwa at ako sa sinabi ni Brother James na nagpasalamat pa daw yung Brother Carl sa iyo sa mensahe doon sa salvation class. Ano? So positive, ano? Amen. At ang mga loved ones ni Sister Madel ay utay-utay. Ano? At doon sa kanilang bahay ay nagkaroon na ng regular Bible study. Amen. Then dito sa kaliwang side ay salamat sa Diyos, kasama nating patuloy si Sister Teresa. Ano? At kasama ang kanyang nag-iisa bang anak yon? Ah, unika iha. Ano? Yung nasa children. Salamat sa Panginoon. Welcome patuloy kapatid. At ang pangatlo nating hanggang ngayon ay kasama natin ay si Nailin Suarez, ano? Ang bisita ni Sister Ersi. Pag-pray natin, ano, medyo may kalungkutan pala ang buhay ng batang 'yan. Ano ha, sila po ay siya po'y uli ng lubos na. No, 5 years ago na namatay ang kanyang ama't ina, may sakit sa diabetes at saka sa asthma. Tama ba 'yan? At silang tatlong magkakapatid na lamang. Pangilang kaining sa inyo? Pangalawa, nasa gitna ka pala, ano? So parehong lalaki yung unat huli. Ano ho? At salamat sa Diyos at may Bible study sa kanila. Sino nagba-Bible study sa kanila? Ngayon, sina Brother Paul. Okay, pagpatuloy, ano? At sana mawindin yung dalawang kapatid, ano? At nang maging mga tagalangit, ano ho? At ang biyayaan ng Diyos ay patuloy niyang ibuhos, ano po. Salamat sa ating tatlong minamahal na mga bisita. At bukas, uli, ang resume ng atin pong Bible School. Salamat sa Diyos at nagpapatuloy po. At yung mga gustong mag-set in o mag-sit in, mali pala yung set in. Sit in, ano ho, ay mag-sit in po kayo. Ano, sa umaga, kung gusto nyo na matuto ng paggawa ng lesson at pag-preach, ano ho, sa mga lalaki, atin kayo. Si Pastor Erwin ang ating pong teacher dyan. Then sa alas 12 hanggang alas 3 ay Life of Christ ang tinuturo ni Sister Shoni. Then 3 to 6 ay about personal evangelism, kung paano mag-share ng gospel one-on-one. Ano ho? Soul winning. Then 6:30 to 9:30 ako po ang nagtuturo, systematic theology, at sa ngayon na tinuturo ko ay doctrine of the Bible. Ano po? So kung kayo ay may mga time sa time na yan, mag-sit in po kayo. Ano? At patuloy natin inaasahan ang pakikisama ng mga kapatiran patungkol sa pagtulong sa pagluluto at lalo na po
sa iluluto. Ano ho, lalo na pag-araw ng Martes. Salamat po sa mga patuloy na talagang nagpapadala, kung hindi man makasama, at minsan man yung iba, siya na nagdadala at kasama pa sa pagluluto. So, yan po ay spiritual investment. Ano po, na napakasarap alalahanin na ang buhay natin ay nagagamit, na kung meron mang magpatuloy din sa mga Bible student na yan, na magpastor at pagkatiwalaan ng Diyos ng isang malaking gawain sa hinaharap, kung hindi pa magra-rapture, sa kaibuturan ng puso mo, masaya ka kasi nagsuporta sa kanya ikaw nung siya'y nasa Bible school pa. Ano ho? At pagdating sa judgment seat of Christ, for sure, merong kang crown, merong kang treasure. Ano po na sinasabi sa Luke chapter, Matthew chapter 6. Next, nakwenta na ni Brother Randy Salgado yung rough estimate patungkol po dito sa ating pagpapakisame sa likod. At ang kwenta niya ay 20,010 pesos. Ano po? At magkakanbas. Pero sa next week pa, magagawa ni na Brother Randy. At sabi ko ay itulong niya yung si William, yung kapatid niya, para silang dalawa na lang yung ating magagawa dito, na ating pong siyempre may mga pamilya yan. Dapat lang natin silang bigyan ng karampatan nilang sweldo. Ano po? Sapagkat yan po ay hindi isang araw, ano, baka isang linggo o humigit pa. Mga isang linggo ba, brad yan? Isang linggo? Isang buwan? Isang linggo? Isang linggo. Ano ho? So, gagawin po yan dyan. Ano ho? At nang sa ganun, kahit papaano, ay mabawasan po yung init ng hulab. Ano po? At yun na lang muna sa ngayon, ang concentration natin, ang focus natin kasi ngayon more on sa soul winning, sa kaluluwa, sa mga missionary, sa mission. Doon muna tayo, no? Bible school. So yung physical natin dito, ito ay hayaan natin munang magsiksikan tayo dito. Yung wala ng distancing pagkatapos ng pandemic, pag madami na tayo dito, mas malaki ang kakayanan, mas mabilis matapos. Ano po? So sa ngayon, baka kasi bigla na rin dumating ang Panginoon, kaluluwa na muna ating unahin. Ano ho? So, sapat na yung iyan ay malagyan lang ng pampaalis ng init ng hulab. Ano po? At tayo po ay focus sa mga unsaved loved ones. Okay. So, magpatuloy po tayo at meron tayong 25 minutes. At dito po mga kapatid, ay atin pong sinisikap na laging tayo ay kung paanong istrikto sa atin pong mga sinasabi ay maging sa oras. Ito po yung ating ginagawa. Pakilagay utoy na maayos yung talata. Pwede na ba? Pwede na maglagay ng talata. So, ilagay ano ng maayos. Kanina hinahanap po yung verse 21 na naka-display. Hindi ko nakita sa replay. No, nire-review ko po ang ating service. Okay, 1 John chapter 5, verses 19 to 21. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Amen. Tayo po ay manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil tunay na dapat kaming mahamon at makontento sa buhay na ito, sa tamang pananampalatay ang aming nasumpungan, dahil nakilala namin ang tunay na Diyos, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na kaligtasan. Kami po ay wala pong pagbabakasakali at hindi po kami nag-aalinlangan, sapagkat ang sasabi nga po ng talatay, for we know, alam po namin, dahil natutunan namin sa inyong mga salita na ang Panginoon Jesucristo nga po ay naparito, ang inyong anak, upang kami ay tubusin sa aming pong kasalanan. Salamat po ng marami, at ngayon kami po ay may pribilehyo na maging instrumento sa pag-aakay ng mga loved ones at ng mga kaibigan, mga relatives, at ng whosoever, para po maakay sa kaligtasan. Palaguin niyo po kami, hamunin niyo kami, pagpalaan niyo po kami ng mga salita sa gabing isa hapong ito. Pagpalaan niyo po mga bata at tagapagturo, kaming lahat. Salamat po ng marami, itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung mga po, salamat sa inyo. Yung ating mga members na nasa online, hindi lahat ay seryoso, sapagkat alam naman nila na lagi kong ini-announce
na ang seryoso na online worshiper na mga members ay nagpa-participate sa comment. Ano, hindi nakabangla lamang ang mga mata po nila, pero yung iba ay wala ho silang participation. Kaya I consider yung mga hindi nagpa-participate na still absent. Ano ha? So yan po ay napakasimple. Magko-comment lang, magpa-participate. Yung iba ay matatapos na ay wala pang participation ginagawa. Kaya delikado po talaga ang online worship. Ano? Mas mahalaga talaga ang face-to-face. So keep yourselves from idols. Yan po ang ating paksa. At kaninang umaga, actually, introduction lamang ating napag-aralan. Meron tayong dalawang main points. Ano po? At uunahin natin ating first main point, why our topic is like this. Keep yourselves from idols. Number one, because we have already a true God in our lives. Sa ayon po sa verse 19 and verse 20, we are of God. We are in Him. That is true. Ang sabi dyan, no? And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So bakit dapat tayo mag-ingat sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols? Una at git sa lahat, maliwanag ayon sa context, meron na tayong tunay na Diyos. Meron na tayong totoong Diyos. Enough na dapat yung katotohanan iyon na tayo ay meron ng totoong Diyos na bahala sa atin pang eternal na mga bagay at pang kasalukuyan. Siya ang bahala sa atin. Hindi na natin kailangan ang mga Diyos-Diyosan. Whether na ang Diyos-Diyosan na yan ay yung literal na mga sinasamba ng mga tao or yung Diyos-Diyosan ng mga believers na maling attitude sa mga bagay sa mundong ito na nagiging Diyos-Diyosan ng kanilang buhay. So sana po maunawaan natin at makita natin at ma-appreciate natin ang ating pinag-aaralan. Mga kapatid, ayon din sa verse 19, kaya binasa natin, kaya ang ating text ay nag-umpisa sa 19, sapagat upang ipaalam sa atin na, mga kapatid, tayo po ay nasa tama ng pananampalataya. Tayo po ay nakatagpo na o natagpuan na, tayo ay nasa tamang pananampalataya, nasa atin na ang tamang Diyos. Maluwanag ba, mga kapatid? Ang sabi ng verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God. Meron na tayong tunay na Diyos. Hindi na kailangan ng peke. Amen? Ang sabi ng huling bagay, and eternal life. So itong tunay na Diyos na ito, may tatlo tayong sub-point. Ano ho? Para lalo tayong ma-inspired, ano po, at ma-content, ma-satisfied, na huwag na tayong matukso sa Diyos-Diyosan, yung maling paraan ng Kristiyanong pamumuhay. Number one, this is a living God. Itong true God na ito ay living God, buhay na Diyos. Kita nyo ha, literally, anong klase yung Diyos-Diyosan? Diba? Yaring kahoy, yaring bato, yaring ginto or pilak. Ano ho? Ito po ay walang buhay. Hindi ho humihinga. Yun po ay non-living things or impersonal being. Hindi persona, hindi buhay. Tignan natin ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 sa verse 9 kung paano po ito inuri. At dinetalye ni Apostol Pablo sa mga kapatiran dito sa iglesia sa Thessalonica, Thessalonians Trinity Baptist Church. Sa chapter 1, diyan po sa verse 9, tignan niyo po. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. Sa Tagalog po, sila daw ika ang nagpahayag sa amin kung paano ika ninyo tinanggap kami. Ano? Na kung paano ika kayo ay nag-turn. How ye turn to God from idols to serve
the living, and true God. Dati nung hindi pa tayo saved, nung hindi pa natin nauunawaan ang katotohanan, ang tamang pananampalataya, ang tamang aral, may Diyos tayo, kaya lang ang Diyos natin ay idols. Gawa ng tao. Ang idols na yan, yan po ay kapwa tao din natin ang pinatutungkulan. Ano ba yung mga idols o Diyos-Diyosa na ginawa ng mga tao? Mga santo din yan eh. Yung sinasabing mga Apostol Pedro, itong si sa ating lugar, si Jose, Saint Joseph, ito yung ama ng Panginoon Jesucristo sa pagkakatuwang tao, yung tinatawag na stepfather na asawa ni Maria. Ano ho? So, mga kapwa nila lang din. Ang iba nga, si Maria pa, isa sa kanila mga Diyos-Diyosan. So, kapwa tao, hindi po yan tamang dapat na dinidiyos. At kung yan ang kikilalanin, ang tawag ng Bible dyan ay idols. Diyos-Diyosan. Sapagkat ang tunay na Diyos ay siyang lumalang ng lahat ng mga bagay at siya'y buhay at hindi namamatay. Dangan na lamang na kinailangan na ang isa sa tatlong persona sa iisang Diyos ay magkatawang tao para mamatay upang tayo mabuhay. Hindi tayo doon sa libingan ng mga kaluluwang walang Jesus sa impyerno, kundi doon sa langit. Dahil tayo meron ng Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. At sabi ng 1 John chapter 5, yung ating text sa verse 11 to 13, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So mga patay, spiritually, walang Diyos, walang buhay, ang mga hindi pa mananampalataya. Sila'y pa impyerno, kailangan natin silang akayin. At tayo po, mga tagalangit na, dahil meron tayong Jesus, meron tayong buhay, sapagkat ang ating Diyos ay living God. So yan po ang nangyayari sa isang nakaunawa ng aral ng Diyos. Kapag tinanggap nila yung mga tamang mangangaral, katulad ng mga nangyayari sa ating gawain, na humahayo ang mga tamang mananampalataya, tayong mga mananampalataya, pinupuntahan yung mga bahay-bahay at yung mga bahay ng mga mananampalataya, at inaaralan ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo at naliliwanagan sa tamang aral sa tunay na Diyos. Maliwanag mga kapatid? Living God. Living and true God. From idols, literal idols, to serve the living and true God. Kamangha-mangha po ang isa sa mga natural attributes ng Panginoon na yan, na being life or God as a living God. Ibig sabihin niya, self-existing being ang Diyos. Ang ating Diyos ay nabubuhay, hindi nakasalalay sa anumang bagay na gaya natin ng mga nilikha lamang niya. Tayo ay nabubuhay, nakasalalay tayo sa hangin, nakasalalay tayo sa kanin, nakasalalay tayo sa tubig, nakasalalay tayo sa mga bagay na nilikha din ng Diyos para tayo martining buhay. Higit sa lahat, nakasalalay tayo sa nagbigayan ng buhay sa Diyos. Pero ang Diyos sa kanyang sarili, walang pinagmulan, walang katapusan, siya ay nabubuhay magpakailan kailanman at walang kamatayan sa kanya. Hindi mo kayang patayin ang Diyos sapagkat ang Diyos mismo ay buhay. Yan ang tunay na Diyos, hindi yung nilikha lang at inimbento lang na aral ng mga tao. Amen? Talagang kamangha-mangha, infinite ang tunay na Diyos sa Biblia. Talagang mamamangha ka. Isipin mo, isang Diyos, tatlong persona, saan mo mababasa at maunawaan yan? Sa salita lang ng Diyos. Kita mo yung mga kulto, simple lang ang kinikilala nilang Diyos. Isang absolutely one, katulad ng ama lamang. Ang anak, hindi nila kinikilala ng Diyos. Ang espiritu, hindi nila kinikilala ng Diyos. Di ba? Ay, iglesia ni Kristo, kinikilala nila si Kristo bilang tagapagligtas, pero tao lang si Kristo sa kanila. Hindi pwede maging tagapagligtas ang tao lamang. Di ba? So, pantaong lohika, pantaong pangunawa, pantaong katuruan, ang katuruan ng mga kulto. At minsan nga, ano pa, malilito ka pa. Merong ang dinidiyos nila ay sabi nga ang ilang paragos. Kanyang problema, iba't ibang lalapitan, parang politika, palakasan. Sa Biblia, napakasimple lamang.
isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Tatawag ka sa Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang Banal na Espiritu na ang magsasalansan para ayos ang patas ng ating panalangin sa Ama. Ganun lang kasimple. In the name of Jesus palagi sa huli. Address to the Father, care of Jesus Christ, through the kindness of the Holy Spirit. Wala, kahit saan ka naroroon, pwede kang manalangin sa Panginoon. Diba? Pero huwag niyo sasabihin, ay pala naman kahit di lang pumunta ng church, iba ho yung gathering ng church sa tinatawag na pananambahan at iba po yung personal na pananalangin at personal na pananambahan. Ito ho ay corporate worship, public worship. Ito po ay iniutos ng Diyos, huwag pababayaan ang araw ng pagtitipon. Maliwanag mga kapatid? Simple lang yan. Yan ang tunay na Diyos, iba. Hindi katulad ng Diyos ng mga maling aral. At salamat sa Diyos, payapa tayo dyan. Amen? Alam natin yan. Ang kamanghapang-hapa dito na yung isa sa tatlong persona kumuha pa ng isa pang kalikasan. Imposible yon sa pang-iisip ng tao. Kaya nga ang katwiran ng iglesia ni Manalo, ang Diyos ay hindi tao. Kaya hindi ka pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya si Kristo ay tao lamang kasi namatay ang Diyos. Namatay si Kristo. Nagutom, nauhaw, natulog, inantok. Hindi ka siya Diyos. Hindi nila naintindihan, nagkatawan tao nga. Kaya nagkaganoon. Amen? Dahil sa pag-ibig niya sa akin at sa iyo, gusto niyang maghandog ng buhay. Siya ang tinatawag na kordero, tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ay hindi po pwedeng maging tagapagligtas ang tao lamang. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. At isipin mo pa paano yun? Diyos nagkatawang tao, himala po yun. At yan ang kapangyarihan ng ating Diyos na totoo. Amen? At dahil sa ginawa niyang pagtubos sa atin, yung kanyang sakripisyo, na siya ay naghandog ng buhay sa krus, ang kanyang dugo ay nadanak, siya ay namatay, nilibing muling na buhay, ang kaligtasan natin ay instant. Once na maunawaan mo yung ebanghelyo ni Kristo na yon, yung sakripisyo yon, at nagpahayag ka ng pagsampalataya mula sa iyong puso, ipinahayag na yung bibig na sumasampalataya kang kaya siya namatay, inilibing muling buhay para sa iyong katubusan at kaligtasan, on the spot, saved ka na at naging anak ka ng Diyos, tinubos ka na, pinatawad ka na, justified ka na, tagalangit ka na, on the spot. Salamat sa Diyos, napakabuti niya. Anyway, ano bang mapapala ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya? Eh, hindi naman nawawala ang pagka-Diyos na Diyos pag hindi naglingkod ang tao sa Kanya. Tama? So, ang unsaved, walang karapatang maglingkod sa Diyos ang unsaved sapagkat walang kwenta yon. Maganda yon sa tao at sa pantao at sa sarili ng tao, pero sa katotohanan at sa Biblia, ayon sa Diyos, ang kailangan ng unsaved, maliwanagan muna sa Ebanghelyo at siya'y sumampalataya. At pagkatapos niyang maunawa at sumampalataya, maging tagalangit na siya, then, habang hindi pa siya pumupunta sa langit, ngayon siya maglingkod. Katulad ng ginagawa natin, second chapter ng ating buhay, after tayong masave, ngayon nag-aaral tayo kung paano maglilingkod ng tapat sa nagligtas sa atin. Amen ba mga parad? At sa ating topic nga, ang sabi, keep yourselves from idols. First main point, because we have already a true God. Enough na ang meron tayong tunay na Diyos. At ang Diyos na ito, ayon sa kanyang salita, is a living God. Ikalawa, true God is a loving God. Amen? Loving God. John 3:16, for God so loved the world. Sipin mo ha, ang iniibig ng Diyos ay lahat ng tao sa mundo. Hindi gaya ng Diyos ng mga maling aral na ilan lang ang iniibig ng Diyos. Pero sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell but have everlasting life in heaven. Loving God po yung ating Diyos na totoo. Kaya, rest assured, ikaw ay pumayapa na pag nag-share ka sa kanino man, sa whosoever, na siya'y mahal ng Diyos, na ang Kristo'y namatay para sa Kanya, totoo yon. At hindi ka nag-aalala na, ay baka hindi ito pinili, baka ito hindi gusto na Diyos maligtas. Tandaan nyo, sa katuruan ng Biblia, isang persona lamang ang may gustong ang tao sa impyerno, si Satanas.
kailanman sabi ng 2 Peter chapter 3 sa verse 9, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Tignan natin. Ayaw niyo maniwala. 2 Peter chapter 3 sa verse 9. Tignan nyo. The Lord is not slack concerning His promise, a promise of second coming, specifically the rapture, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak. Ang may gusto lang na antay mapahamak ay si Satanas. Kaya ang sino mang relihiyon na nagtuturo na kalooban ng Diyos at ang Diyos ang nagtakda na ang tao ay pa-impyerno, whether he like it or not, she like it or not, ay kay Satanas na aral. Sapagkat ang aral ng Diyos, hindi niya ibig na ang sino man ay pumunta sa impyerno. By the way, ano mapapala ng Diyos na dalhin niya ang tao sa impyerno? By the way, bakit ang tao patungo sa impyerno? Siya is hindi lang na makasalanan, yet binigyan siya ng free gift of salvation, nire-reject niya, at ang gusto niyang aral ay inventong aral ng tao. Kaya dapat lang siyang tuloy parusahan sa impyerno kung mamamatay siya nang hindi siya magsisisi, magbabago ng isip, at tatangkap kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas na may pananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Tandaan niyo mga kapatid, yan ang ating Diyos. Ha? Ang Diyos natin ay living God. Ang ating Diyos ay loving God. At saan niya unang ipinahayag at dito sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig, ayaw niya na ang sino man pumunta sa impyerno. Gusto niya lahat, buong pamilya mo, pumunta sa langit. Yan po yung sinabi ni Peter, di ba? Tinanong siya nung jailer, ang sabi niya, ano ang gagawin ko? What shall I do to be saved? Ano sagot ni Pedro? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. May koma. And thine house. Sure, kung ikaw ay maliligtas, kung ikaw ay sasampalataya, for sure, ang kalooban ng Diyos, pati buong pamilya mo, gusto ng Diyos pumunta sa langit. Kaya kayong mga ligtas na sa inyong mga pamilya, meron pa kayong mga miyembro ng pamilya hindi pa ligtas, matuwa ka dahil Diyos ang mismong may unang may kagustuhang sila'y maligtas. Ikaw na lang ang iniintay kung paano mo sila aakitin. Akitin mo ng magandang patutuo. Akitin mo ng may kapakumbabaan. Akitin mo na may panalangin. Yan sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 11, we persuade men. Inaakit nila. Hinihikayat nila. Walang masamang manghikayat kung ang panghihikayat ay sa katotohan, sa kabutihan at sa kaligtasan. Kasi ang sabi ng mga kulto, alam mo ngayon ang hihikayat lamang? Yes, walang masamang manghikayat kung ito'y sa Panginoon. Hindi tayo nanghihikayat sa relihiyon. Nanghihikayat tayo sa relasyon. Amen? Ang iba talaga ay relihiyon lamang, negosyo. Pero tayo ay relasyon sa Diyos, kaligtasan. Marami pa mga bagay ang ating mapag-aaralan patungkol sa true God na ito para tayo makontento na at huwag na tayong gumawa pa ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. No? Ito ay loving God na ayon nga din sa ating context. Tignan niyo po, balik tayo sa 1 John sa chapter 5. Ayan ko, pambira, hindi pa rin natapos eh. Wala pa tayo doon sa pinakagusto ko talagang mensahe na hamon sa mga mananampalataya sa Wednesday. Tundo natin yan. Itong loving God na ito, nagbigay siya ng una, Savior. Kaya nga tayo ay saved na. We have eternal life. Amen? Anong sunod na binigay niya? Yun nga, Savior, then salvation, then the scripture. Saan natin nabasa? Sa kanyang salita. Paano natin nalaman? Ang sabi, and we know. Sabi sa verse 19, verse 20, and we know. Paano? Through His word, the scriptures. Alam nyo, ang Bible ay love letter ng Diyos sa tao. Amen? Nagbabasa ba kayo ng love letter ng Diyos? Amen? Mahalin nyo ito sapagkat ito'y mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Ang nilalaman ito'y puro, sabi doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 is,
for doctrine, para hindi ka maligaw. For Christian living, bibigyan ka ng rebuke, correction, and instruction para mag-matured sa pananampalataya. Kaya, mahalin natin ito. Inaayos nito ang ating buhay. Amen? Pagka kayo, pagka kayo nakakita ng isang mangangaral na puro na lamang kayo aayunan at wala na mga rebuke, wala na correction, puro na lang tayo unity and joy, fellowship, wala ng rebuke, wala ng correction, wala ng instruction para sa matuwid at banal na pamumuhay, lumipat na kayo. Huwag na kayong umattend doon. Sa bagay, dito kayo na-attend. At dito kayo matututo. Panghuli muna, ngayon, almost time na tayo, yun nga, nakuha ko na yung talata, this true God is a long-suffering God. From salvation to Christian living, siya'y mapagpahinuhod. Ano? Diyan muna sa 2 Peter 3 verse 9, nakita natin na kaya hindi siya bumabalik pa, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Kasi pag siya'y bumalik, nang hindi naligtas ang loved ones mo, magsasuffer siya lang 7 years tribulation period at lalong magiging mahirap ang paraan ng pamumuhay doon, baka lalo silang hindi sumampalataya sa Ebanghelyo, diretso silang impyerno. Kaya habang hindi pa siya nabalik, narito pa ikaw, ikaw ay naligtas, i-prioritize mo na masiran ang iyong mahal sa buhay bago mahuli ang lahat. Ang long-suffering ng Panginoon ay bigla na lamang ma-expire pag siya'y bumalik sa tinatawag na rapture. At sa Kristiyano, sa ating paraan ng pamuhay, maraming mga mananampalataya na talagang ang katigasan ng puso at ng ulo at ng prinsipyo ayaw sumunod sa rebuke at correction at instruction ng banal na kasulatan na tiling nabubuhay sila sa mali, sa kasalanan, sa katigasan nga. Yung long suffering na yan, parang sinabi doon sa Roma, nag-iipon ka ng baga sa iyong mga ulo. Hindi ko mo ang Diyos ay mapagpasensya ay wala ng palo o consequences. Ha? Huwag nung aabusuhin ang kabutihan o long-suffering ng Panginoon. Sapagkat the more na inaabuso mo ang long-suffering ng Panginoon, the more na mabigat ang magiging consequences ng iyong pagkakamalit katigasan. Yan ang sinasabing unbearable. Baka hindi mo kayang batahin. No? So mga patid, umasa na tayo sa Diyos na tunay sa lahat ng bagay sa ating buhay. Tayo po yung manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo sa maghapong pananambahan na pinagkaloob niyo po sa amin na matagumpay, mapayapa, at ang salita at ang Espiritu Santo ay malaya na kagawa sa aming kaligitnaan, sa aming buhay. At patuloy ako nagtitiwala, Panginoon, na kayo ay magagalak at nakakakita ng dahilan para mag-extend ng long-suffering, para yung inyong pag-ibig na magligtas ay magawa namin mag-share. At ang inyong pagiging buhay na makapangyarihan Diyos ay magkaroon ng saysay sa aming buhay, alalaon baga, ay maging mapagtagumpay ang aming Kristiyanong pamumuhay, hindi kami mga talunan. At huwag kaming gumawa ng Diyos-Diyosan na papalit sa inyong lugar sa aming buhay. O banal na Diyos, araw-araw, nagbe-bless kayo, nagpapahinuhod. Kaya pagdating dapat ng Linggo, meron kaming dahilan para mag-participate sa lahat ng programa ng pananambahan. Araw-araw din, nagpapahiram kayo ng buhay, kaya dapat may time kami sa pagsama, sa paghayo, sa pagsishare ng gospel. O banal na Diyos, tulungan niyo po na inyong mga anak isuko ang mga Diyos-Diyosan sa buhay. At kayo ang tunay na maging Diyos sa Kristiyanong pamumuhay. Kayo ang masusunod at kayo po ang priority. Pagpalaan niyo po, Ama, ang bawat kinaukulan. Pansamantala kami po ay magpapahinga. Maghihiwa-hiwalay, uuwi ang inyong mga anak. Igawad niyo po sa aming lahat ang inyong mayamang bendisyon at ang inyong pag-iingat. Patuloy, binabalik sa inyo lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. God bless you all. Tapos na po tayo.